siya nag- sa sarili niya, hindi ako. May lumabas nga akong scandal yung batang yan. Isak, pumupunta sa bahay, dala-dala ni Marie sa bahay niyo at pumapayag ka naman kasi mabait. Tama? Opo, kasi po, ang iniisip ko po noon, para wag na lang po siyang lumayas, pinagbigyan ko na lang po. So bakit mo nga po papayagan itong anak ninyo na magdadala ng lalaki sa bahay ninyo sa papakilala sa inyo at sinasabi mo mabait naman kaya winelka mo? And you know kasi na yung anak nyo ay 16 years old lamang. Pero bawat siya magkipagrelasyon sa iba, pero dito kay Sak, okay lang. Ayoko po tanggapin yung lalaki niya ngayon. Ayoko po talaga. Meron na rin po siyang record sa bahay pag-asa sa Paranaque. Ipinasok ko po siya doon ng 3 araw. Nay! Sige, ako nga ho. Inaakusahan po kayo. Nako, napakaseryosong akusasyon to at meron pong katapat na mabigat na parusa to kung totoo na... Ilang beses na naman na ho ako eh. Ilang beses na ho niya ako inakusahan yan. Hindi ho yan totoo. Siya nag- sa sarili niya, hindi ako. May lumabas nga hong scandal yung batang yan. Saan galing po yung scandal? Sinend ho sa akin ng anak-anakan ko. Dahil hindi ko ho alam yan. Nangyari na yan. Nagtrabaho ho yan sa ganyan ho nangyari. Okay, sino po yung nandun sa scandal? Siya at sino po yung lalaki sa scandal? Hindi ho namin kilala yung lalaki. Meron namang picture dyan na yung scandal na sinasabi ni nanay. Confirmed po, may na-send po si nanay. Nakita na po ng mga staff yung sinasabing scandal. Wala naman po talagang mukha doon yung anak ninyo. Kumbaga parang phone lang po yon. Pero opo, wala naman doon yung anak nyo. So ayun, maaring hindi po anak po, ninyo yon. Yung account po yun, anak ko po yun. Account po yun ng anak ko. Yung pong bahay kung saan po yun kinunan, yun po yung bahay na inupahan niya dahil gusto niya magtrabaho. Right. Yung mga gamit po dun lahat, amin po yun. Dahil hinatid ko pa po siya dun. Yung pong nagbigay sa kanya ng customer daw na po yan, dahil 3,000 daw po yan, kinausap ko pa po, nag-away pa po kami. Gusto daw po talaga ako ipakulong ng anak ko. Nandito pa po yun. Dahil hindi naman daw po makakasuhan yung anak ko kahit ano daw po ang gawin. Nay, sa kabilang banda, nagpadala rin po ng ebidensya yung anak ninyo na mga chat po ninyo doon po sa lalaki. Ganito po yon. Ang cellphone ko po nabubuksan ng anak ko. Ang account ko po alam ng anak ko dahil ilang beses na rin po niya yan talagang hinahack. May isa po akong account na unang-unang account ko na hinack po din yan. February po, yung pong anak kong yan ay lumayas. Dito na po kami nun sa Cavite nakatira. Opo. February po yun, lumayas si Valerie. Sumama po yan sa isang lalaki. Binawi ko po yan. Ganyan din po ang ikinaso niya sa akin. Nung natapos po yun, nakuha ko po siya, nasa bahay na po siya. Okay. Okay na po, na okay na. Pinangaralan ko po siya, ganito, ganito, ganyan. Mga ilang araw lang din po, lumayas na naman po yan. Pumunta po yan ng multinational. Sino naman po yung pinunta niya doon sa multinational? Yung mga dati po naming kapitbahay, doon din po siya nagsabog ng lagim. Nagchat po sa akin yung mga kapitbahay ko doon na kaliwat kanan din daw po ang ginawa ng anak ko. May text po sila sa akin, may chat po sila sa akin. Hindi ko po siya sinundo, hinatid po siya sa akin ng mga kaibigan niya. Kasama po yung lalaki na pinaamin ko siya kung jowa niya, hindi daw po. Okay. Tapos, dumating naman po sa point na hindi na, nagpapaalam siya sa akin na pupunta daw siya ng multinational, pinapayagan ko siya. Dahil nagpapaalam naman po ng maayos, yung po pala hindi na doon napunta. Pumupunta na po siya doon sa may Baliwan. Doon na siya. Baliwan? Ano po yung Baliwan? Saan po yun? Lugar po yun sa Paranaque. Umuwi siya sa bahay, lumayas siya ulit. Hindi na siya nagpaalam, umalis siya. Mga ilang araw, nalaman ko na nandyan siya sa Baliwan. Kinuha ko po siya dyan sa barangay ng Baliwan. Sino po yung nasa Baliwan, Nay? Mga kaibigan lang po niya. Mga katropa niya. Mga kasisi niya. Nay, matanong ko lang, bakit po nagkakaganito yung anak niyo? Yan pong batang yan, ay mula po yan noong pang elementary, yan po ay layas. Yan po ay gala kung saan-saan po kami niya nakakarating. Nakikipag-inuman po yan, binabawi ko po yan pilit. Kahit po puntahan niyo ang barangay ng Lower, makikita niyo po doon lahat, puro siya. Pinapatulog ko na nga po yan sa barangay huli dahil sa sobrang tigas po talaga ng ulo ko. Ano po magustuhan? Pag hindi mo maibigay yung gusto niya, nagkakaganyan siya na hindi niya iniisip ng tatay niya, PWD lang, na nagtatrabaho para mabuhay kami.
Alam po ba ni tatay ito pong nangyayari ngayon? Opo, alam po niya. Okay. Galit hindi na galit nakakausap po siya. Tatay? Nakausap ko na po, tinawagan ko na po siya kanina. Hindi po sila nagkakausap dahil yung pong batang yan, ibastos po yan sa ama niya. Binabastos niya po ang papa niya. Oh. Sinasagot-sagot niya po ang papa niya, lalo na pag di siya binibigyan ng pera. Kailan po nagsimula na naging pasaway po, kumbaga sa inyo, sakit sa ulo itong bata? Mula po siya nung elementary. Ganyan na po siya. Sorry, Nay, ha? Pero bakit, Nay? Ito siguro ba dahil na hindi niyo masyado nabigyan ng magandang gabay? Napapabayaan? Noong time po kasi na yon, ako po ay nagtatrabaho dahil kulang po talaga kami sa kita, kulang po sa pera. Kailangan ko po magtrabaho. Dahil pinag-aaral ko po sila. Tapos so, may nagagatas pa po akong isang anak. Ilan ho ba sila magkakapatid, Nay? Kung bibilangin po, dapat anim, pero namatay po yung isa. Yung tinutuloy niya po ngayon, Nay, na sinasabi niyang ate niya, totoo ba kapatid niya yon? Kapatid niya po yun sa ina, anak ko po yun sa una. Lumilitaw, Nay, na itong bata pasaway at gumagawa-gawa ng istorya at itong account Opo. Ay fake account to, na hack niya. Marami po siyang account. May account to po siya na, may account po siyang Chinese ang pangalan. May account to po siya na pangalan niya talagang tunay. May account to po siya na Bal Jacob. May account to po siyang Maria Reglos. Marami po siyang account. Oh. Pati nga po yung Trixie na account, kanya din po yun. May jowa din siya doon. Kaya nahuli ko po yan. Ginugulpi ko talaga yun. Sabi ko, magpakatino ka naman. Hindi yung lalapitan na lang ako. Lalabas ako doon sa San Francisco. Te, alam mo, alin po yun? Jowa, naging jowa ng anak mo yung anak ko? Nakakahiya po. Pinag-aral ko siya doon sa Area C, Grade 8. Ano pong ginawa niya? Gala, laboy, binibigyan ko ng pera, pambaon, kahit half day, 50 pesos ang baon niya. Pero nung ginawa sa akin, nalaman ko, February, tanggal na siya sa listahan. Tapos nag-lockdown, sabi ko, ayan anak, lockdown na. Pakakapag-aral ka na ng matino. Hindi pa rin po. Pag pinagagawa ko ng module, sisigawan ako, dadabugan ako. Okay. Ultimo po yung kanyang nireglahan, mama pa rin ang maglalaba. Hindi po yan naglalaban, hindi po yan naglilinis. Atty. Sam, gusto ko lang i-remind sa inyo na maaaring sabihin totoo si nanay na baka na-hack talaga yung kanyang account. True, parang tinuturoan ni nanay kung sino man yung nagtuturo dyan sa bata, it might not be nanay. Okay, you follow me? Okay, I'm just being fair here. Yes, kasi I do. Kasi pinipilit nyo talaga na si nanay yung nakikipag-communicate doon sa lalaki. What if nanay is telling the truth na itong bata ang mismo gumagawa-gawa ng account, nag-hack ng account dahil magaling ito, teki itong bata, kumawa siya ng account o hinack niya yung account ni nanay para palabasin na si nanay ay nagipag-chat doon sa lalaki. Is that possible, Attorney Sam? Sir, ako po, mas gusto ko pong isalang sila sa lie detector test. Isa lang po kasi yung medyo may butas sa akin si nanay dito sa mga ebidensya. Kasi dito, sinabi niya, may sex scandal, doon sa lalaki ha, may sex scandal yan, ikalat mo. Ang point doon, sir, kasi kung ako si Marie, okay, yung anak, bakit ko naman ipapakalat ang sarili kong sex scandal? So, okay. Medyo, kung hinak ni Marie yung account ng kanyang nanay, I don't think gagawin niya yon na sarili niyang sex scandal. Let's just say, totoong siya yung nandun. Not having seen the evidence, kaya yes, dito ako malaya ko. Pero wala namang sex scandal talaga doon. So, the bata can say, go ahead, ikalat yan because she knows better na wala yung mukha niya doon at yun ay phone lang, conversation lang. Sex on phone po yun, sir. Opo. Exactly, sex on phone, but the girl there is not identified kung sino siya. Kaya sir, ang mahirap kasi dito, no, medyo matigas sila pareho. So para po maging fair tayo, sir, imbestigahan natin. Let's look on the side of nanay also. Opo. Kasi katulad niyan, pinagpipilitan nila, Renelyn, kayo dyan lahat, pinagpipilitan nyo na si nanay tinuturuan talaga itong si lalaki na para ikalat yung scandal. Now, if you look at that evidence, that sex scandal is nothing. It would not even stand in court. You know why? Because hindi identified kung sino yung dalawang nag-uusap doon. Di ba? Boses lang. So ngayon, if I am the child, halimbawa lang, ako yung salbahing bata, pwede ko sabihin, sige, ipakalat yan, tulad na sinasabi yung pinagdudahan mo na hindi pwede gawin yan dahil malalagay sa kahiyan. Paano siya malalagay sa kahiyan? Hindi naman siya identified doon. Maging yung boses niya, hindi naman siguro identified doon. Boses niya ba yon nung bata? Wala po kasing boses kasi screen record po. Screen record. Yun naman pala, we have to be careful.
we have to protect also the nanay. The nanay is doing something na para ikamabuti ng kanyang anak. And marami na siya mga sinasabi rito na para sa akin, mukhang may punto nga bilang isang nanay na nagmamahal sa isang pasaway na anak. Of course, magagalaiti siya at gagawin niya lahat na para i-redirect yung kanyang anak sa tamang landas. Okay? Maliban na lang kung meron talagang scandal dyan, video na may kita talaga natin yung mukha ng bata, then with a certainty na siya talaga yon, then pwede natin sabihin na talagang yung nanay yung nagsabi na ipakalat yan, katulad ng sinabi ni Attorney Sam na yes, kung talagang identify siya dyan, yung bata hindi niya ipapakalat yan, hindi niya pwede didin yung sarili niya. Nag-guess niyo akong lahat dyan, mga researcher. Ang gagawin natin dito, tama talaga from the start yung decision natin dito na papasok dito yung DSWD, papasok Women's and Children's Desk. And then ipapalay detective test natin silang dalawa. You agree, Attorney Sam? Yes, Idol. Yun talaga po yung best way. And pati po yung mga netizens, tingin po nila lie detector po muna talaga tayo. Yes. Tsaka DSWD yes. Po. Hindi sa kinakampiyan ko si nanay, base sa kanyang mga pagkikwento at detalyadong-detalyado itong mga pinagsasabi ni nanay, mukhang meron siyang maayos na mga punto dito. At meron siyang dahilan na para bawiin itong bata sa kinaroonan niya ngayon. Marie? Hello po. Pasensya ka na, Maria. February, Lumayas ka raw. Yun din po yun. Dito po yun sa may salitran, sir. Dinailan ko po yun. Hindi rin po ako pinakinggan. Sabi lang po, umuwi ka. Tapos umuwi na lang po ako kasi akala ko po magiging okay yan lahat. Okay. So, Lumayas ka ng February. At that time, meron kang boyfriend. Hindi ko po boyfriend yun. Kaibigan mo lang. Opo. Nakaano ko po kasi yun. Matagal ko na pong kaibigan yun. Kaso nga lang po lalaki. Kaya medyo po talagang ano. Pero po nung natulog po ako sa kanila, ang kasama ko po matulog nun yung ate nun. Pero maski na ano Marie, sa edad mo ngayon, 16 years old, hindi ka pupunta sa bahay ng isang lalaki at matutulog ka doon kahit nasabihin pa natin nandoon yung kanyang kapatid. Who knows, pag tulog na silang lahat, pwede naman kayong dalawa magpuslit. Sorry ha, di ba? So hindi bagay okay. Sa iyo na 16 years old ka, aalis ka ng bahay mo para pumunta ka sa bahay ng lalaki at makitulog ka doon. Wrong, mistake, error. So naintindihan ko dito where your nanay is coming from. Nag-gets mo? Sorry okay. Marie ha, sorry kasi ako tatay din. So itong nanay mo, meron siyang dahilan para manggalaiti, Marie. Pasensya ka na. Huwag ka mag-alala, Marie. Hindi, kahit na paman maging resulta na ito pag-uusap natin ngayon, hindi ka namin ibabalik sa nanay mo kasi meron kang allegation and we have to respect that. Kaya kailangan ma-imbestigan muna yan bago ka namin talagang tuloy pabalik doon kung talagang nagsasabing totoo si nanay. Kaya na dapat yung mag-imbestigan muna yung mga kinaukulan, Marie. Okay? Huwag ka matakot. Sa ngayon, ang tinitingnan namin yung kapakanan mo. Whether you're telling the truth or not, meron kang allegation. So, yung otoridad muna, yung DSWD muna ang mag-take over. Nay. Po. Anong pangalan po ng lalaki, yung negosyante? Hindi naman po siya negosyante. Nagtatrabaho lang po din yun. Sak po. Kaibigan niyo po si Sak? Naging kaibigan ko po siya nung naging sila na po ni Val. Dahil pinapupunta po niya ni Val sa bahay. At mabait naman po siya. Kaya tinanggap ko po siya bilang tao. Aha! Si Sak. Pumupunta sa bahay, dala-dala ni Marie sa bahay nyo at pumapayag ka naman okay. Kasi mabait. Tama? Opo, kasi po, ang iniisip ko po noon, para wag na lang po siyang lumayas, pinagbigyan ko na lang po. Pero alam niyo po na 16 years old lang yung anak nyo? Opo naman, kasi 16 lang po niya nung 17. O, kaya nga, bakit niyo po siyang... Kaya nga, ma'am, nay, mukhang may punto na naman dito yung anak nyo. So, bakit nga po papayagan itong anak ninyo na magdadala ng lalaki sa bahay ninyo at papakilala sa inyo na sinasabi mo mabait naman kaya winelcome mo. And you know kasi na yung po, anak nyo ay 16 years old lamang. Pero bawal siya makipagrelasyon sa iba, pero dito kay Sak, okay lang. Doon po sa amin, may lumalapit na lang po sa akin bigla at sinasabing jowa niya si Val. Pero hindi ko po kilala. Sinasabi ko po yan lagi sa papa niya. Sabi ko pa, ano ba nangyayari sa anak mo? Bakit kailangan niya magjowa na hindi man lang niya nagsasabi sa atin? Pero pag si Sak, okay sa'yo, sabi mo, kasi mabait. Hindi ko po sinabi na okay. Kaya ko po siya tinanggap dahil tao naman po siya nagpunta sa bahay. Pero kinakausap ko po sila na Sak, bata pa yan. Sinasabihan ko po ng ganun, pero binabantayan ko po sila. Habang nag-uusap? Opo. Ilan taon po si Sak? 26 po si Sak. Nay, sablay ka rito, Nay. 26 itong si Sak, and then yung anak mo 16. Now, kung naniligaw itong si 26, sana sinasabi mo, Nay, Zak, hindi ka pwede manligaw sa anak ko kasi ang anak ko ay minor de edad at ikaw hindi. No pwede. Kaya nga po si Sak, hindi na nagpunta sa bahay. Hindi na po yan nagpakita sa bahay nung kinausap ko po yan. Kaya nga po naguguluhan ako na bakit siya pa rin po ang punto ng usapan. Eh si...
po, noong October 29, lumayas po yan sa bahay. Sumama po yan kay Jeep. Kaya siguro naglalayas itong anak ninyo kasi ayaw nga niya na pinipilit niyo siya kay Zach. Yung hindi ko po siya pinipilit kay Zach. Willing ba kayo, Nay, na magpalay detective test po? Opo. Pasundo niyo na lang po ako dito dahil ako dumihoy, wala rin perang panggastos sa ganyan. Ako pong bahala, Nay. Sagot ko po lahat. Sige, Nay. Mairam naman. Sige po. Ipapalay detective test namin kayo. Kasabay po niya. Mag-iimbestiga din po yung DSWD. Mag-iimbestiga po Women's Opo. And Citizens ng PNP. Okay? Para magkalamanan Opo. Po, Nay. Opo. For the meantime, Nay, habang wala pa yung resulta ng mga kinaukulan, then yung DSWD po muna mag-take over simply because yung inyong pong anak ay merong seryosong allegation laban sa inyo at siya po ay minor, okay lang po, Nay. So, okay, huwag niyo po muna siya sunduin kasi kami na po ang gagawin ng paraan para ang DSWD po ang susundo sa kanya. Hindi na nga ako nakikialam kahit nung birthday niya, hindi ko na nga siya pinuntang kahit gusto ko siya makita eh. Okay. Nalalahimik na po ako. Dahil sabi ko nga, lumala na ang high blood ko dahil sa kakabuntot ko sa batang niya, kakabawi ko. Sa bawat barangay, meron kaming mga papel doon. Kahit po kayo po ang mag-ikot. Kung kayo po ay nananahimik na po na, pinapabayaan nyo na lang siya, eh bakit pa ho siya magsusumbong sa amin? Ilibre naman po. Hindi siya ko po alam. Nandyan po siya sa atin niya, dyan po siya nakatira sa atin niya. Dahil nga po, ayoko po tanggapin yung lalaki niya ngayon. Ayoko po talaga. Dahil nung umuwi po, lumayas po si Valerie noong October 29, bumalik po siya sa amin December 24. Ang sabi niya po, siya ay buntis. Doon nga po sa lalaking siya. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, sige, pag-usapan natin. Sa kanya, umuwi ka, pag-usapan natin. Kahit sinabihan niya po ako sa chat na praning, baliw, iniis ko po yun. Bilang nanay. Hello, Marie. Hello po. Willing ka magpalay detective test, ano? Opo. Sige. Kasi, Marie, pag lumitaw sa lie detector test at investigasyon ng mga otoridad na nagsasabi ka ng totoo, delikado tong nanay mo. Opo, sir. At hindi ka na pwedeng bumalik sa kanya kahit kailanman kasi pwedeng gamitin yan against sir. In fact, pwede pa siyang madimanda at pwede pa siyang makulong. Kung yan kinakatukutan mo na kinukulit ka ng nanay mo, ayaw mo na babalik sa kanya, kung mapatunayan na talagang totoong nire-reto-reto ka dito kay Zach, then huwag ka na matakot dahil libre ka na sa nanay mo. Okay? Pero para sa amin, para curious lang kami kung sino talaga sa inyo sa amin totoo, willing ka magpalay detector test, tama? Opo. Very good. At si nanay naman daw, willing din daw. In fact, sabi ni nanay, sunduin daw namin siya. So for now, Marie, may pupunta dyan mga taga DSWD, susunduin ka at doon ka muna tutuloy for the meantime. Opo. Kung saan gusto ng DSWD na isang kamag-anak na protektado ka at makabubuti sa'yo, okay? Opo, sir. Sige, thank you sa'yo, Marie. Ingat ka. October 29 po, lumayas. Bumalik siya ng December 24, ang sabi niya, buntis siya. Dito po siya sa bahay naglagi. 26, dumating si Jake, yung lalaki. At sinasabi nga ni Jake na pananagutan niya, ganito, ganito, ganyan, dami niyang sinabi. Ngayon, nung dumating ang January 2, lumayas na naman ulit si Valerie dito sa bahay, nandito pa noon ang ate niya, pinuntahan namin si Jake sa bahay, dun sa shop nila. Hinahanap ko ang sabi sa akin ni Jake na itinakas daw ni Valerie yung cellphone o ano nang sinabi niya sa amin. Kaya dumiretso kami ng barangay. Pagdating sa barangay, walang nanay at tatay lang ng tao ang humarap sa amin. Hindi siya, dahil nasa Carmona daw. Ilan taon po si Jake? 22 po. May dalawang anak na puro panganay. Si Jake 22, si Zach 26. Opo. Ibig sabihin itong lalaki, playboy to, nakadalawang babae na. Opo, at pangalawa po, may pinirmahan po doon si yung anak kong yan na may nangyari sa kanila ni Jake. Dahil doon siya tumira kay Jake nung tanahong nawawala siya. Yung pong sa account na ay, pasensya na ya, tinutulak si Zach na ikalat yung skandal umano ni para magpalapit si Marie kay Zach o para makakukuha naman ang purpose noon. Kayo ba may kagagawa noon, Nay? Hindi po talaga. Marami pong chat na dumating sa akin na sabi, Tita, chinat mo ba ako nito? Tita, minura mo ba ako? Sabi ko, hindi. Kilala niyo ako, hindi naman ako nagmumura. Nako, Tita, naghihimala na naman yung account mo. Ginanon ako. Marami po makakapagpatunay nun. Sino yung po? Mga kaibigan din po ng anak ko. Anong pangalan po? May mga pangalan po kayo na pwede namin tanungin yon sa usapin? Meron po. Meron talagang gumagamit account nyo. So maganda po yun. Opo. So mabibigyan nyo po para ma-verify namin. Tapos po,
Meron pa pong nangyari na yan pong anak ko, umutang po yan ng cellphone. Tapos hindi niya po binayaran yung tao. Ngayon po, nung bumalik siya sa akin noong December 24, wala na po yung cellphone na inutang niya. Sabi nung nanay, nung lalaki, na sinamahan niya, binibenta daw yun ng anak ko. Yun din po ang sinabi ng lalaki, binenta daw. Nung tinanong ko naman yung anak ko, sabi ko, ba't mo binenta? Hindi mo pa naman yung bayad. Ang sagot niya, si Rane, kaya binenta ko. Yung pinag-usapan ng lalaki ngayon, sinabi mo si Jake po yun, yung nagsabi sa'yo, binibenta. Opo. Kanina po inutang yung cellphone? Sa isang anak-anakan ko din po, kay Kuy Kuy. Pero yung pera, saan niya ginamit? Hindi ko po alam, kasi pagdating naman niya dito, wala din naman siyang dala. Ayun, bumili lang siya ng pasalubong sa dalawang kapatid niya na mas nakakabata sa kanya. Kaya lang, pagdating niya dito, hindi rin naman po kami natahimik kasi sinasaktan niya yung mga kapatid niya. Bakit niya po sinasaktan? Madali po siyang magalit sa mga kapatid niya. Gaya nung minsan na may binili ako, pagbalik ko, dumudugo na yung braso ni Gab kasi pinalo daw ng ate niya. Tapos si Bibi laging umiiyak, yung bunso, kasi lagi raw siya sinasaktan ng ate niya. Yung dalawang maliit po, kasama po yun sa kakausapin po ng mga taga-DSWD. Opo. Sama-sama po, kunan po sila ng mga impormasyon na makatulong po sa gagawin desisyon ng mga kinakulang tulad ng DSWD at ng PNP. Okay. Sa totoo lang, Nay, ako po more on mas nagkakaroon po ng weight kayo sa akin as far as yung credibility is concerned. Dahil yung mga sinasabi niyo po ay parang bilang isang nanay, strict tong nanay, concerned po kayo sa inyong anak na naging pariwara. Pero paano po eh? Siya naman po humahanap na ng sarili niyang buhay. Siya na po mismo ang gumagawa ng way para masira niya ang buhay niya. Pero Nay, ang ano lang kasi dito, Nay, concern ko lang kanina to, pati ni si Attorney Sam, ay yung bang may dumating doon na isang Zach na 26 years old na pinayagan niyo po. Ano lang naman po yun, twice po nagpunta doon. Unang punta niya, nagulat ako. Tapos kinausap po siya. Pangalawang punta niya, mainihatid lang po siya, kinausap ko din po. Tapos hindi na po siya nagpakita sa amin. Pinagsabihan niya po na bawal. Pinagsabihan niya po. Pinagsabihan ko po siya. Lahat naman po eh, lahat naman po nung nababalitaan ko na nagugustuhan ng anak ko, kinakausap ko po, gaya po nung taga-multi na may edad na rin po. Sinabihan ko siya na huwag sibal. Kahit po si Jake, sinabihan ko din po yan na huwag sibal. Kasi gusto ko mapatino yan, gusto ko mag-aral yan. Kasi ang hirap naman po eh. Grade 7 po siya, nag-aaral siya sa Paranaque. Nagloko po siya sa pag-aaral. Ginawa po namin ng teacher niya, in-open high po namin siya, nakasit-in po ako sa kanya. Araw ng pasok niya, nandun po ako mag-apon sa school, nakabantay. Grade 8 po siya, sabi niya, Mama, pabayaan mo naman ako, kaya po. Nahinayaan ko po siya, yung po pala hindi napasok sa eskwelahan, at na-drop out po siya, nawala akong alam. Sige po, Nay. Ganun na lamang po muna. Hintayin po natin yung lie detector test. Susundin po namin kayo. Opo, opo. At the same time, yung mga taga-DSWD. Salamat po, Nay. At least, pumayag na po kayo magsalita. Salamat po, Nay. At maganda. Pasensya na rin po. Uminom po muna ako ng gamot. Ako talaga huwi na high blood na ng todo. Huwag po kayo maglalala. Makakais natin po tonight. Kasi papasok na po yung mga taga-DSWD dito sa Exera, pati yung Women's and Children's Test na PNP. Salamat po, Nay. Sir, nakikiusap po ako, sir. Huwag niyo naman po dali sa Girls Town yung anak ko. Kahit naman po ganyan niya kapasaway, katigas ang ulo. At ko naman po doon siya madala. Hindi po, ano po siya dadal sa town po. Hindi po. Yung DSWD po ay gagawa ng assessment. Kakausapin po siya at sila po ang... Meron na din po pala yan, sir. Naalala ko, meron na rin po siyang record sa Bahay Pag-asa sa Paranaque. Ipinasok ko po siya doon ng 3 araw. Bakit niyo po pinasok siya doon sa Bahay Pag-asa? Kasi po layas po siya ng layas. Nakikipag-inuman. Tapos nababalitaan ko, pinilaan daw. Siyempre, sa nanay ako, nasaktan ako. Kaya po siya pinasok doon. Hindi ko na alam, sir. Hirap na dibdib ko. Gusto ko na, sir, sumigaw. Gusto ko na, sir, makipag-away. Bakit after 3 days po, siya po'y nakalabas din? Sabi po kasi nila, wala naman daw pong kaso yung anak ko. Yun lang nga daw po yung pagiging dala. Kasi hindi ko rin, sir, matiis eh. Pinupuntahan ko siya doon, sinisili po kasi hindi po ako nakakapasok kasi hindi ko siya matiis. Hindi ko siya matiis. Sige na, wag ko kayo maglalanay. Hanapan po natin ang magandang solusyon. Ito pong problema ni Mag-ina. Bukod sa DSWD, kami din po sasama sa paghanap po ng magandang solusyon para sa inyong dalawa. Ano po, Nay?
Huwag na ho kayo mag-alala, Nay. Sir. Kung ano po may tutulong namin po sa inyong dalawa, Nay. Pati kayo, Nay, kasama doon sa tutulungan po namin, Nay, ha? Opo. Aki? Yes po, Idol. Yun na, susunduin si Nanay. At ito si Marie para i-lie detector test sila, isasalang. And then of course, yung DSWD at yung PNP. Noted po. Attorney Sam? Idol. Ano sa tingin mo? Sorry, Idol, no? Kailangan pa rin talaga ng lie detector kasi po, meron kasing mga statements si Nanay kanina na nagtugma dito sa messages dito na parang pwede po natin gamitin basis na siya talaga to at hindi si Marie, hindi na-hack yung account niya. Kasi sabi dito, puro panganay yung anak ni Jake. Basta yung same statement po na sinabi niya kanina tungkol kay Jake. Tignan natin kung anong gagawin ng pamilya ni Jake, puro panganay ang anak niyan. Huwag mo sabihin ako ang nag-send sa'yo. So, okay. So yung mga binitiyong salita ni Nanay, kanina lang, nakikinig ka kasi, hindi ko naman nakita yung mga ebidensya dyan. Opo. Yung tulad yun, puro panganay, nandyan ngayon sa? Dito po sa screenshot. Sa screenshot. Kaya po ako nakikinig talaga, Idol. Idol, kasi familiar ako sa mga gantong cases, no, lalo na sa NBI. Nakakainis po kasi yung mga magulang. Kaya may mga magulang po kasi talaga na nagbebenta ng anak nila dahil sa kahirapan. Okay, meron okay po talaga minor. At saka kasi sir, isa pa pong point, ayaw niyang idalhin sa Girls Town or sa DSWD si Marie. Pero si Marie, gusto niyang magstay sa DSWD. Yun yung isa pa pong point. Bakit ayaw niyang dalhin sa DSWD yung bata? Kasi po pinipicturean niya habang natutulog. Tapos? Itong mga picture po ni Marie na ganito, hindi niya po kayang picturean yung sarili niya siguro nang nakatalikod na nakikita yung kanyang katawan. Okay. Hindi ko nakita yan. Opo, okay. Idol, yun lang po kasi. So may mga ebidensya tayo dyan na si Marie natutulog at pinipicturan. Yes po, Idol. Ano yun? Nakahubad-hubad si Marie? Hindi naka-spaghetti strap, naka-shorts, tas medyo nakataas yung likod, pero tulog po kasi siya dito. At hindi mo kayang picturean yung sarili mo nang ganito eh. O kahit may selfie stick, hindi talaga kakayanin. Okay, so kumalat yung picture na yan sa social media. Ay, hindi, Idol. Ang ginagawa niya, sinisend niya to dun sa lalaki. Sinong lalaki? Well, kay Zach po. Kay Zach. O kung kanino mang lalaki, kaya nga po pambubugaw po yung naging alegasyon ng anak niya. Yes, well, kung totoo yung sinasabi mo, talaga may pambubugaw. Pero on the other hand, maganda makausap din natin si Zach. Opo, tama po yun. And then also, makausap natin yung sinasabi ni Nanay na meron daw mga kaibigan, itong mismo si Marie, na nagsasabi, Nay, minura mo ba ako? Nay, bakit gano'n, Nay? Gamit-gamit yung account ni Nanay na para bang merong nakahack talaga, tulad sinasabi ni Nanay. Yes, so, we have also to investigate that, yung allegation ni Nanay. Opo. So, meron daw siya ibibigay off-air yung mga bata, na mga kaibigan itong ni Marie, na magsasabing, yes, minumura kami ni Nanay, samantalang tinanong namin si Nanay, ba't siya kami minumura, yun pala, hindi naman pala siya, or something like that. So, talagang it has to be investigated. Pero, yes, pero yung sinabi mo na, yung nabanggit kasi ni Nanay tungkol doon sa si Jake, nakadalawang ano na panganay, lumitaw dyan ngayon sa ebidensya pinadala mo. Yes po, nandito, Idol, eh. Malinaw po, tumugma yung statement. So, ibig sabihin, hindi na-hack yung account niya, siya to. Ayun, okay, sige. Wala kasi ako dyan, hindi ko nakikita mga ebidensya. Pero makakabubuti rin kung titingnan natin yung side nilang pareho. Yes po, Idol. Pero magaling po yung nagawa nyo kanina, Idol, kasi napalabas nyo siya. Kaya po talaga tinututukan ko yung bawat palitan nyo kanina. Okay. Sige, kaya nga nandiyan ka. Ang galing nyo po rin talaga eh, kasi napalabas nyo yun kahit po hindi nyo po ito nakikita. Kaya mas credible, kumbaga. Dahil hindi nyo to nakikita, napalabas nyo pa rin po yung same statements na nandito. Okay, so tumatahi. First and foremost, yung kapakanan ng bata ang concern natin dito. Opo. Kanina, naawa din ako kay Nanay, base doon sa mga kwento niya. Naawa ako, tapos lalo pat umiiyak si Nanay. Yun nga, Idol. Natatid ako bilang isang parent din. Opo. When, of course, iyak siya at gusto niya yung kabutihan lang ng kanyang anak at inahabol-habol niya at salbahe yung anak, etc. Na nasaktan din ako doon at nagsimpati ako kay Nanay. Pero base doon sa mga sinasabi mo ngayon, may mga ebidensya, mukhang parang kung totoo yung mga ebidensya dyan, parang nadadama lang si Nanay. Yun po. So talaga pong kailangan maimbestigahan para po maayos kung ano yung magiging ending po nito, Idol. Sige. Gusto ko marinig yung mga ano ng mga netizen. Pwede ba tayo magbasa ng mga reaction ng mga netizen dyan, Aki? Okay. Sabi po dito ni Nelly, pareha sila may problema.
Tapos, bakit kasi nag-BF ng 15 anyos pa lang, sabi po ni Felix. From Jen Rosales, baka suwail talaga ang anak. Mukhang matigas ang ulo, talaga ng anak. Mula po kay Luna Artemis. Okay. Best way po talaga idol lie detector test from Kona Chan. Iba ang kabataan ngayon, puro pasaway from Melly Melly. Idol, ask nyo po kung may bisyo si Marie from Neil Luz. Umiinom nga, umiinom. Ang nasabi ni Nanaya. Pero hindi pa natin nakausap yung bata kung talaga uminom siya. Okay. Yes po. Kung totoo man sinasabi ni nanay, meron talaga something sa family para maging pasaway talaga ang bata. From Tintin. Okay, sige. Dalawa na lang. Sige. Si nanay ba may bisyo din? Sabi po ni RN. May kalokohan pala talaga. Sino? Si Marie. Tama ba yun? Grade 8 na nakabantay si nanay. From MJ Alice TV.